Hello guys! Welcome back pala sa channel natin. And for today's video, ibabahagi ko naman yung presyo ng ating stale step or yung hagdan. Bumili kasi ako ng apakan sa hagdan. Ito, 30 by 90 yung sukat niyan. Then, bumili rin ako ng hawakan sa hagdan. Yan yung gabay na tinatawag. Ngayon, ibabahagi ko na rin yung presyo ng mga pinto natin, ng mga hamba, dun sa mga hindi nakapanood ng previous vlog natin. Pero ngayon, unahin natin yung binili nating apakan sa hagdan or yung stair step. Ayan. 30 by 90 yung sukat nito, guys. Sukatin natin. Ayan, para makita nyo. And magka-idea kayo kung magkano yung price. Mahogany wood pala to, guys. Mahogany wood yung binili natin. Mas mahal kasi yung mga nara. Ayan. Kung makikita nyo, 30 cm siya. Ayan. Bumalik na eh. 30 cm yung lapad. Then, ito ay, ayan, 92. 92 cm. Ang presyo ng mahogany, guys, yung ganyang kahaba. Then, walang finish, pure kahoy lang. Kiln dry, 930 pesos dito sa Bulacan. Yung isang ganyan, isang piraso. Umorder tayo ng ito, papakita ko resibo. Yan. Umorder tayo ng 18 pieces na 2 by 30 by 90 cm. 930 isang piraso. Then, umabot ng 16,740 yung ating 18 step. Yan. Gagamitin natin yan sa hagdan. Then, meron tayo mas malaking in-order niyan. Doble yung size. Ito naman yung price niya. Tatlong piraso na 2 by 30 by 180 cm, doble ng 90, 1860. Yan, 1860 naman yung price. Yan. Itong stair step, guys, dito natin lalagay. Yan. Dito sa ating hagdan, diyan natin lalagay yung mga step na binili natin. Ngayon, sabi kasi nung iba, mas madulas daw kasi yung mga tiles. Kaya sa hagdan, dapat daw kahoy yung gamitin natin. Tapos, ito pala yung gabay. Tatlong 6 feet yan, guys. Yung binili natin. Nakalimutan ko yung price niyan, guys. Walang nakalagay dito eh. Kasi bukod natin binili yan. Pero nagbayad ako dyan ng additional na 2,000 pesos. Dyan sa tatlo na yan. 2,500 pala. Ito. 2,500 pesos yung binayad ko sa tatlong yan. Hawakan sa hagdan yan, guys. Ito yung step. Then yun naman yung magiging hawakan. 2,500. Tatlong piraso. Then 930 pesos isang piraso nito. Sa mga hindi pala nakapanood, guys, yung presyo ng pinto natin, yung ganito, nasa 4,000. Nasa 4,000 yung presyo ng pinto natin. Ayan. Nagpagawa na tayo ng pinto noong nakaraan eh. Ayan, ganito. 4,000 pesos to, guys. 4,200. Yung isang pinto. Ayan. Apat yung pinagawa natin na pinto. 4,200 yung presyo. Then sa mga nagpapagawa, gusto po lang magpagawa ng hamba, nasa 1,900 naman. Ito, yung hamba na ganyan. Kahit anong laki, guys, nasa 1,900 lang yung presyo. Depende pa sa ano, sa materyales. Kung mahogany, 1,900 yung regular. Then kung yung mas matigas ng kahoy, nasa 2,800. Nakalimutan ko tawag dito eh. Mas matigas kasi ito sa mahogany. Yung pinalagay natin. Kaya 2,800 yung binili natin. Pero yung mahogany, regular lang. Karaniwan naman ginagamit yon. 1,900 yung price nung hamba. Ayan. Tapos yung pag pala bumili kayo nito, guys, kailangan yung lasunin. Itong mga kahoy or itreat na tinatawag.
para hindi siya puntahan ng anay tsaka ng bukbok. Ito pala yung ginagamit ko, guys, na pang treat. Bumili pala tayo nito, yung Solignum. Yan. Itong Solignum kasi, guys, kapag pinahiran mo nito, hindi na pupunta yung anay tsaka yung bukbok sa kahoy mo. So, masasave mo yung kahoy mo. Napakamahal kasi ng kahoy, kaya kailangan natin gumamit nitong Solignum. Ginagamit siya sa mga, ito sa mga, sa bubong, yung mga kahoy sa bubong, sa pintuan, ayan, sa mga kahoy, sa hagdan, ginagamit siya, guys. Eh, kapag bumili ka nito, ready to use na to. Tapos, ang presyo pala nito, 4 liters, nasa 1.6. Yung bili ko, kung matatandaan ko, kasi nasa 1.6 yung binayaran ko sa Lazada. Ayan. Tapos, itatlong coat nyo raw, guys. Apply 3 coats. Ayan. Napakahalaga nito, guys, para masave yung kahoy natin. Ayan. Kanina pinahiran ko itong mga step natin. Napakamahal kasi ng kahoy, tapos hindi natin papahiran. Kakainin lang siya ng anay, tsaka ng bukbok. Ayan. Bili lang kayo ng paintbrush. Yun lang yung gamit dyan, guys. Bago nyo pahiran, guys, tanggalan nyo ng alikabok. Dahil kung may alikabok, malakas sa ano yun, sa Solignum. Kasi tubig yung ipapahid natin eh. Ayan, tapos yung update sa bahay natin. Ito. Nag-skim coat pa rin dito sa baba. Then sa taas, yung pintor natin, nagsisimula na siyang mag-primer. And kung makapansin nyo, yung kaysami natin, meron pang natira. Yung natira na yan, katapat yan nung CR sa taas. Ngayon, tatakpan lang yan, guys, kapag nakabitan na ng tiles yung CR natin sa taas. Pag kasi nagtatiles, guys, nalalagyan ng buhangin yung ating mga tubo. Kaya mas mainam na bago takpan yung kisame natin, malilinis muna natin yung mga tubo natin. Yan. Kaya dapat mauna muna mag-tile sa taas para pag may nalaglag na buhangin, malilinis natin. Lalong-lalo na sa mga meron tayong mga P-trap. Kapag daw hindi mo nalinis yan, mamumuo yun dun eh. Kaya ino-open muna natin yan. Hindi muna natin pinatakpan. Inaantay muna natin malagyan ng ano, ng tiles yung CR sa taas. Ayan. Then yung presyo ng hardplex na yan, isang ganyan, 550 dito sa Bulacan. Hindi ko lang alam sa area nyo kung magkano yung presyo. Pero dito, 550. Ayan. Dito naman, guys, ilalagay yung hawakan. Yung hawakan sa hagdan, yung binili natin. Yung 2,500, tatlong peraso. I-update ko rin kayo pagka nalagyan na natin yung mga hagdan ng steel step. Yan, yung mga step na binili natin. Maganda kasi pagka nalagyan na yan. Ayan. Ito yung update natin. Nag-skim ko pa rin sila sa taas. Yan. Kulay puti na yung ating bahay. After mag-tell sa taas, pwede natin ikabit yung hagdan. Kapag ka nalagyan na ito ng tiles. Dadating pala sa Biyernes yung ating delivery ng tiles. And siguro i-update ko rin kayo kung magkano yung presyo. Para may idea kayo kung gusto nyo magpa-tiles. Tapos kapag dumating yung spandrel, yung inalagay sa bubong, yung spandrel natin, i-update ko rin kayo. Kaya panoorin yung mga vlog natin dahil ibinibigay ko dun yung mga presyo na binibili natin. Updated yun, guys. And makakatulong sa mga nagpapagawa ng bahay. Itong vlog natin, ginagawa natin para magkaroon ng idea yung mga nagpapagawa ng bahay. Mabigyan sila ng idea kung magkano yung updated price na materials ngayon. Yung mga kasabayan ko lang naman yung mga ka-benefits nun. Dahil taon-taon, nag-iiba yung presyo ng materials. Ngayon ay July 2022. So, kung nagpapagawa ka ng bahay ngayon, July 2022, bagay na bagay sa inyo yung vlog natin dahil updated yung price na binibigay natin. Ayun lang, guys. Siguro dito na natin puputulin yung video natin. Ibinigyan ko lang naman kayo ng update about sa presyo ng... Kasi maraming nagtanong nito, guys, kung magkano ba yung hagdan. Pag nagtanong kasi sila sa iba, napakamahal. Ngayon dito sa Bulacan,
930 lang naman yung presyo ng isang piraso. Tapos, bahala ni Pintor. Bahala ni Pintor na mag-barnes dyan. Ayun guys, sana nakatulong yung vlog natin ngayon sa mga gustong bumili ng mga ganito. Nabigyan kayo ng idea kung magkano ba yung range ng price ng materials natin. See you na lang sa next vlog natin guys, and thank you. Bye!